Welcome ulit sa ating Trilogic Spelling. Ngayon po, ang aking tuturo is kung paano maglagay ng IP address sa ating communication module. Especially itong ating 1756EN2TR. Ito po yun. So, paano nga po maglagay? So, meron tayong tatlong pamamaraan para maglagay ng IP address. Ang isa dito is paggamit ng BootP software. Ang pangalawa is ilalagay natin siya through router linap manually. So, naituro ko na po yan sa second video ko na in-upload last May kung paano maglagay ng IP address manually. At ang pangatlo is kung paano maglagay ng IP address mismo sa ating controller online mode. So ngayon, ang ating gagamitin is BootP DHCP. So ano po bang meaning ng DHCP? Yung tiyatawag natin Dynamic Host Configuration Protocol. So, lagyan natin guys ng IP address at gagamitin natin sa ating communication path. Tara guys! So guys, nasabi ko nga, lalagyan na natin siya ng IP address. So, first thing to do is to open yung ating BootP DHCP tool. So guys, ito yung ating starting para makapaglagay tayo ng IP address. So, saan nga ba ito galing? Itong 192.168.1.250 guys. So, balikan natin to. Punta lang tayo ng control panel. Then, sa ating network connection. So, punta tayo ng change adapter setting. So, nakita natin na online ang ating local connection. So, open natin properties. So, punta tayo sa Internet Protocol version 4 TCP IPv4. So, doon natin makikita yung ating setup na 192.168.1.250 IP address. So, nakalagay din dito yung ating subnet mask. So, ituturo ko to sa inyo sa susunod na ating videos kung paano to sinet up. So, back to BootP po tayo. So, open lang natin. So, select lang natin 192.168.1.250 IP address. Then, antay lang natin yung MAC ID na lalabas. So, guys, very careful dito kasi may instance na marami kayong modules. So, lalabas yung mga MAC ID. So, kailangan i-verify natin maigi na ang ating lalagyan na IP address configuration is tama. So, i-verify po ulit natin ng ating MAC ID is 00:1D:DC:D4:2C:B9. So, i-select lang natin, double click. So, ngayon lalagyan natin siya ng IP address. So, ang ilalagay ko is 192.168.1.30. So, i-okay lang natin. So, dito, unable to service BootP request from. So, lalabas dyan if ang ating BootP is successful or not sent. Tingnan natin guys. So, ating ulit i-select ang ating dilagyan na IP address. Then, right click. Disable BootP. So, nag-attempt na po siya. So, kailangan magkakaroon tayo ng send or successful, command successful.
So ayan na guys, nag set na siya doon sa ating module. So i-check na po natin kung pumasok na siya sa module. So guys, check na natin if pumasok na yung ating nilagay na IP address. So okay, port 2 link. Okay, 12.168. Okay, link port 192.168.1.30. So guys, so ang ating nilagay na IP address is successful na naipasok sa ating 1756EN2TR. So gamitin na natin ito guys sa ating programming. Gagawa natin ng program gamit ang ating bagong kinonfigure na IP address, which is 192.168.1.30. So guys, open lang natin ang Studio 5000 new project. Bili kayo ng controller ulit. Highlight nyo lang yung L71. Then file name PLC. New IP address. Next. So version 32, slot chassis 17 slot. So naka-install lang ating controller sa slot number 1. So lagyan lang natin ng description new IP. So finished. Antayin lang ulit natin guys. Then before that ulit, pupunta tayo sa RS links. So i-minimize lang natin. Copy natin ang RS links classic. Communication, configure driver, then choose driver, which is Ethernet device. Add new, then lagyan natin ng new IP. So okay, invalid driver name, the name must consist of this one, and okay. New IP. So lagyan natin ng i-register natin ngayon yung ating IP address 192.168.1.30. Okay. So running na siya ngayon guys. So gagamitin natin siya. So close natin. So balik tayo sa ating controller. Punta tayo sa ating backplane, properties, balik ulit tayo, okay, right click, new module. So hanapin natin yung communication natin. So tagalin muna natin yan para mabilis tayo. So hanapin natin ang 1756A into TR. So ito, highlight, create. So new IP, description, communication, module. So ilalagay natin ngayon guys ang ating IP address.
192.168.1.30. 1.30. So napaka very important guys na alam din natin kung nasaan yung slot na yon. So yun ay nasa slot number 14. Then okay. So ngayon close natin. I-check na natin siya guys. So punta na tayo sa i-online na natin para ma-test natin kung tama yung ating module. So, hanapin natin yung new IP. So, nakita niya yung ating controller. So, positive sign. So, nakita niya ang ating controller. Ayun. So, highlight natin yung ating controller. Download natin. By the way, i-off ko muna ang ating PLC. So, sinitshop ko muna ang ating mga output. So, i-download natin. Download. Yes. So, guys, ito na ang ating naka-online na tayo gamit ang ating new module at bagong IP address. So, i-check ulit natin. I-click lang natin yung module na A2TR, highlight, right-click, properties, yung ating configuration sa ating module. So, check nyo lang dito. Paano yung mga kailangan gawin pa. So, ito yung ating physical module IP address is 192.168.1.30. So, ayan guys. Sana may natutunan kayo sa ating pinag-aralan ngayon kung paano maglagay ng IP address gamit ang BOTP DHCP tools. See you guys sa ating susunod na videos. Bye-bye!